kabayan. Magandang araw sa inyong lahat sa anong panig ng mundo, especially sa Pilipinas at sa buong Espanya. So, it's me again, Juday, and welcome back to my channel. So, mga kabayan, sa video ito, akin pong i-share, akin pong itatalakay sa inyo yung apostilization, apostille of marriage contract from Seychelles. Yes po. Yan po yung mga importanteng bahagi ng pagpapakasal journey natin sa Seychelles. Sa mga Pilipinas, sa mga kababayan kong nakapagpakasal o magpapakasal o nagpaplanong magpakasal sa Seychelles, ang video ito ay makakatulong po sa inyo. Yes po. So, yun nga po mga kabayan, sa nakaraan kong video, i-share ko po yung proseso ng mabilisan at walang kahirap-hirap na pagpapakasal sa bansang Seychelles. Yes po mga kabayan. Kasi, mabilis, why not? In 2 to 3 days, makukuha nyo na yung marriage contract nyo. Tapos, ang kailangan mo lang i-submit is CNUMAR and birth certificate. CNUMAR at birth certificate in English translation from Philippines. Hindi ko na yung pina-red ribbon. Hindi na po. Then, sa husband ko, since Spanish yung aking husband, pinatranslate niya pa yung certificate of singleness niya at saka yung kanyang birth certificate. Kasi, kailangan yon in English translation sa bansang Seychelles. So, yun na nga mga kabayan. In 2 to 3 days, makukuha mo na yung marriage contract na inaasam-asam mo at pinakanihintay mo sa bansang Seychelles after nyong ikasal. So, sa video ito, nais kong sabihin sa inyo na hindi porket meron na kayong marriage contract na nakuha sa Seychelles, eh happy ending na, wala na kayong iintindihing problema. Hindi po mga kabayan, dyan pa po mag-start ang journey of your marriage contract. Ang journey road to marriage contract po. Yes po. So mga kabayan, so ang tanong mga kabayan, bakit kailangan ipa-apostille ang marriage contract from Seychelles? Tanda ako, kung magulo, nagbablog si mama. Say hola. Okay, go back there. Watch na, sa iPad. Kaya nagbablog ako. So yun na mga kabayan. Bakit natin kailangan ipa-apostille ang marriage contract from Seychelles? So ayun na nga po mga kabayan. Naputol tayo. Sorry naman. So, why do we need to legalize the marriage contract from Seychelles? That's the number one question po. And number two, what are the requirements needed to legalize the marriage contract from Seychelles? Number three, how, why, and where to legalize the marriage contract from Seychelles? So, yun po yung mga i-explain ko po sa inyo. So, yun po mga kabayan. So, number one questions, why do we need to legalize and to legalize or to authenticate the marriage contract from Seychelles? So, the answer is, based on my experience, based sa experience na namin ng asawa ko, way back 2018, we're currently living that time sa Saudi Arabia. Very strict country po when it comes to marriage contract. So, aside from that, I am pregnancy po. So, we are preparing all the documents that we need para sa aking panganak. Para din po sa pa-documentation ng baby, para sa passport. So, yun po. Bakit kailangan natin i-legalize? Kasi, kung katulad po niyan, yung hubby ko is foreigner, sa taga-Spain siya. So, para po ako ay makapasok sa bansang Espanya, kailangan po nakabalidate yung marriage contract namin. At para kilalanin ako bilang asawa niya sa Espanya. Kasi po, meron ding mga documents na kailanganin eh. Katulad po ng pinaka-importante yung family book. Kapag nakasal ka sa Spanish, yun po yung importante yung documents na dapat meron kayo, family book. So, yun po. So, number two questions po tayo. So, number two question mga kabayan, what
What are those requirements to legalize or to apostille or authenticate the marriage contract from Seychelles? So those the requirements na kailangan nyo pong i-prepare para dyan sa legalization ng marriage contract ay po, ako po galing sa Pilipinas, birth certificate at sinumar, naka-red ribbon po, naka-authenticate siya sa DFA natin, original po, dalawang copy. Then, dahil nasa Saudi, dahil nasa Riyadh po ako that time, pina-expedite namin sa DHL yung requirements na yon. So, nagpa-SPA na lang po ako sa, po, ako po galing sa Pilipinas, birth certificate at sinumar, naka-red ribbon po, naka-authenticate siya sa DFA natin, original po, dalawang copy. Then, dahil nasa Saudi, dahil nasa Riyadh po ako that time, pina-expedite namin sa DHL yung requirements na yon. So, nagpa-SPA na lang po ako sa mama ko na sila po yung mag-process na ipa-red ribbon yung aking documents. So, pina-DHL namin siya 3 to 5 working days. Nagbayad kami ng like 3,500 pesos. So, okay lang. Kaysa naman umuwi pa ako. So, ganun din sa asawa ko. Legal din. Same, birth certificate and sinumar. Then, yun po. Ano-ano ang kailangan? So, yun na nga po. So, ang mga requirements na to. So, kailangan namin itong ipadala sa Ethiopia. Bakit po sa Ethiopia? Kasi po ang Seychelles ay part ng Africa. So sa Africa po, only Ethiopia lang po. Only Ethiopia lang po yung may Spanish embassy. So dahil wala nang time yung asawa ko, ganun din, pina-expedite, pina-DHL, pina-dala na lang din namin yung mga requirements. So, ano-ano mga requirements na dapat nakapaloob sa ipapadala nyo sa Ethiopia. So, yun nga po, birth certificate and sinumar, husband and wife. Then, number two, important, galing kayo, pag kayo ay nasa Seychelles, mga kabayan, bago kayo umalis ng bansang Seychelles, sisiguraduhin nyo na kumpleto ang mga requirements na hinand over sa inyo ng inyong wedding planner. Kasi pag kayo ay nakapunta na sa bansa ninyo, baka mahirap nang ipaluap. Mahirap nang papaluap yun sa wedding planner ninyo. So, sisiguraduhin nyo na lahat ng i-hand over niyang requirements is kompleto. So, ano-ano yung mga requirements na dapat i-handle sa inyo ng inyong wedding planner? So, number one, apostille from the Seychelles High Court. So, dapat naka-apostille sa Seychelles yung inyong marriage contract. Yun po yung may stamp ng Seychelles High Court. So, number two, letter of authentication from Seychelles Foreign Ministry. Nakastamp din po dapat yon. Letter of authentication. Importante. Number three, so, since sa bansang Seychelles, wala pong Saudi Embassy, then, ang payo ng wedding planner namin is sa bansang UAE. Doon namin ipapa-attested yung aming marriage contract from Seychelles. So, since sa bansang UAE, nasa Abu Dhabi po ang Saudi Arabia Embassy. So, doon, pina-attested ng asawa ko yung aming marriage contract sa bansang UAE sa Abu Dhabi po. So, that's the number two questions. So, balik tayo mga kabayan, no? Na-mention ko na kailangan namin ipa-attested yung aming marriage contract sa bansang UAE. Bakit po? Kasi po, ayon sa aking wedding planner, since walang Saudi Arabia Embassy sa bansang Seychelles, so, sinabi niya na pwede namin ipa-attested yung aming marriage contract sa bansang UAE, sa Abu Dhabi. Kasi po, sa Abu Dhabi lang, kasi po, yung Saudi Embassy ay nasa Abu Dhabi. Kaya doon po kami nagpa-attested. Pero bago kayo magpa-attested ng inyong wedding certificate, meron pong
procedures ulit na dapat nyong gawin. Yes, po. Hindi ako galit. So, nakakunot lang po. Kasi kung naalala ko po yung mga pinagdaanan namin, talaga nakakakunot po ng noo. So, yun po. Bago kayo, bago nyo ma-attested ang inyong marriage certificate sa Abu Dhabi, Saudi Arabia Embassy, meron pong procedure. So, number one, register yourself. Register yourself, open the MOFA registration or portal. So, mag-online kayo. I-register nyo po yung sarili nyo sa MOFA registration portal. So, number two, apply for MOFA attestation in the UAE. So, yun po. Number three, i-review po ng MOFA yung inyong application. Number four, magbabayaran nyo po yun. You can pay it online, I think, kasi yun po yung ginawa ng aking husband. Pero, that time po, ang asawa ko is nasa Abu Dhabi. Step five, kapag nabayaran nyo na yung fee nyo, that's the last step. Pwede na kayong pumunta sa Saudi Arabia Embassy. Sa embassy, pasok na kayo doon at i-present nyo na yung inyong marriage certificate. At yun po ay kanila na yung tatatakan. So, MOFA, registration or portal. So, mag-online kayo. I-register nyo po yung sarili nyo sa MOFA registration portal. So, number two, apply for MOFA attestation in the UAE. So, yun po. Number three, i-review po ng MOFA yung inyong application. Number four, magbabayaran nyo po yun. You can pay it online, I think, kasi yun po yung ginawa ng aking husband. Pero, that time po, ang asawa ko is nasa Abu Dhabi. Step 5, kapag nabayaran nyo na yung fee nyo, that's the last step, pwede na kayong pumunta sa Saudi Arabia Embassy. Sa embassy, pasok na kayo doon at i-present nyo na yung inyong marriage certificate. At yun po ay kanila nang tatatakan. So, ang inyo pong, since kami ay nakatira sa Saudi Arabia, valid na po yung aming marriage contract sa bansang Saudi Arabia. Kikilalanin na po ng bansang Saudi Arabia ang aming marriage certificate. So, balik po tayo mga kabayan sa Ethiopia. So, yun na, nabanggit ko na po yung mga requirements needed na nakapaloob na kailangan nyo ipadala sa bansang Ethiopia. I think sa Ethiopia po kami talagang nahirapan at natagalan. Kasi po ang Spanish Embassy ay napaka-stricto, napaka-maraming kuti-kuti. Ano sila, mahigpit sila talagang, parang pahihirapan ka talaga nila. Yun po talaga yung nakapagpa-stress sa amin ng asawa ko. Kasi, na approve na yung aming marriage certificate at ang aming family book. So, yun na po yung pinakamasaya naming moment that time na natapos namin yung journey, yung marriage contract journey namin, yung marriage contract story namin, yung paghihirap namin natapos namin. So, naiyak lang ako mga kabayan kasi naalala ko mahirap.
talagang napakahirap po. Katulad nga po ng sinabi ko sa umpisa, kung gaano kabilis at napakadaling magpakasal sa bansang Seychelles, ay siya namang napakahirap at talagang dadaan kayo sa butas ng karayom kapag pinalegalize po ninyo yung marriage contract nyo sa bansang Seychelles. Aside from that, mga kabayan, aside sa madaling magpakasal sa Seychelles, napakamahal po ng pagpapakasal doon. Malaki po yung gagastos ninyo. Pero anyway, okay lang yun. Kasi natapos na namin yung lahat. Okay na, valid na, sobra pa sa valid, sobra pa sa legal. Char! So, yun na po. Sana na-explain ko sa inyo, kung mga kabayan, ang maayos yung lahat ng mga detalye. Kung meron man po kayong hindi naliwanagan, comment lang kayo at sasagutin ko po ito na private message. Handa po akong magbigay sa inyo ng kung ano po yung naging experience ko. Handa akong i-share sa inyo kung ano yung nagawa namin. So, yun lang po mga kabayan. Maraming salamat po. At kung nagustuhan nyo po ang aking video, don't forget to subscribe, like, and hit the bell button for more updates. Thank you!